Hello, magandang araw mga kabayan, mga ka-FW. So, for today's video po mga kabayan, ay meron po tayong isang kabayan na nag-request mula Abu Dhabi kung magkano yung presyo ng ticket mula Abu Dhabi to Manila sa buwan ng June, July, August at September. At silipin naman natin yung October first week para po sa kaalaman ng lahat kung magkano yung presyo dyan mula sa Abu Dhabi to Manila. So, tara, mga kabayan. So, ayan mga kabayan, nandito na tayo mismo sa website ng Gulf Air. At tingnan natin yung one way lang. Sa mga gustong mag-book lang pauwing Pilipinas mula Abu Dhabi to Manila. So ayan po mga kabayan, mag-start po tayo ng June 16. So dito po natin makita na wala pong mga available na flights sa June 16, Wednesday, June 17 hanggang June 22. So wala na pong available na flights mga kabayan, June 16 to June 22 po. At pagdating ng June 23 ay wala pa rin hanggang June 24, 25, 26, hanggang 27, 28, and 29 mga kabayan ay wala pa rin available na flights mula Abu Dhabi to Manila. Hanggang June 31, wala pa rin. At pagdating naman ng July 1, July 1, July 2, July 3, July 4, July 5, and July 6 ay wala pa rin available na flights mga kabayan. Hanggang July 7, July 8, July 9, July 10, July 11, July 12, and July 13 mga kabayan ay wala pa rin available na flights. Hanggang July 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 ay wala pa rin available na flights mga kabayan dito sa Gulf Air, Abu Dhabi to Manila. So ayan, pagdating po ng July 21 at 22 ay walang available na flights. Pagdating ng July 23 ay meron po. July 23, Friday ay nagkalagang 7,350 dirham. Pagdating ng July 24, Saturday ay wala pong available na flights. Pagdating ng July 25, Sunday ay nagkalaga po ng 7,300 dirhams. At July 26 ay ganun pa rin yung presyo, 7,300 dirhams. And July 27 ay wala pong available na flights. So yan po, pagdating ng July 28, 29 ay walang available na flights. Pagdating ng July 30 ay ganun pa rin yung presyo, 7,350 dirhams. At pagdating ng July 31 ay wala pong available na flights mga kabayan. So dito sa August naman, sa buwan ng August, Abu Dhabi to Manila, ito po yung presyo ng ticket by Gulf Air. August 1, August 2, and August 3, Sunday, Monday, and Tuesday ay nagkalaga po ng 7,300 dirhams mga kabayan. So yan po, August 4, August 5, August 6, nagkahalaga pa rin ng 7,300. August 5 and August 6 ay 7,350 dirhams. And August 7 ay bumaba ng kaunti, nagiging 6,120 dirhams. And August 8 bumalik ulit ng 7,300. At August 9 nagiging 6,000 ulit, 6,120. At Augustine, bumalik ulit ng 7,300 dirhams. So yan po, pagdating po ng August 11, Wednesday, ay bumalik ulit ng 6,120. At August 12, Thursday, ay tumaas ulit ng 7,350. At August 13, nagiging 6,170. August 14, 7,300.
at August 15 nagiging 6,120, and August 16 bumalik ulit ng 7,300 hanggang August 17, 7,300 dirhams. So yan po, pagdating ng August 18, Wednesday, ay 6,120. At August 19, medyo bumaba po, nagiging 5,000 na lang po, 5,260. At August 20, 6,170. At August 21 ay 6,120. At August 22, ayan, medyo mawaba ng mga kabayan sa August 22, Sunday, ay nagiging 4,330 na po mga kabayan hanggang August 23, 4,330, at pagdating po ng August 24 ay naging 3,780 mga kabayan. So good news po ito, magandang balita po dito sa August 24, medyo bumaba na, nagiging 3,780 dirhams po mga kabayan. So yan po, pagdating ng August 25, Wednesday, ay 3,780, and medyo bumaba na, nagiging kalahati na or 3,000 na. So August 26, Thursday, ay nagkalagang 3,830 hanggang August 27, 3,830 hanggang August 28, 29, 30, 31. Ay nagkalaga po ng 3,780 dirhams mga kabayan. So yan, silipin natin yung buwan ng September. Sa buwan ng September, wala pong ang mga available na flights sa September 1, September 2, September 3, September 4, wala pong mga flights sa September 5. Yan po. Hanggang September 6. So pagdating ng September 7 ay tumaas uli, naging 7,300 uli mga kabayan. No? So, silipin natin ulit yung second week ng September. Ayan, sa September, second week, September 8, 7,300 dirhams. September 9, nagiging 4,000 na, 4,380. September 10, 4,380. September 11, nagiging 5,210. September 12, 3,780. September 13, Monday, 3,780 again. At September 14, nagiging 3,360 na po mga kabayan. So yan po sa buwan ng June, July, August at September mga kabayan. No? So ayan, September 15, walang available flights. September 16, naging 3,000 uli. Hanggang September 17, 18, 19, at 20, 21, ay 3,700. Okay. So sa September 16, September 17, September 18, September 19, ay 3,780 mga kabayan. At tumaas po ng September 20, nagiging 7,000 po. Ayan o. September 20, nagiging 7,300. At bumalik ulit ng 3,780 pagdating ng September 21 mga kabayan. So yun po. So September 22, nagiging 3,360. September 23, nagiging 3,830. September 24, 3,410. September 25, 4,330. September 26, naging 3,780. September 27, 3,780. At September 28, 3,780 dirhams po mga kabayan. So yan, sa October. So sa September 29 pa, 3,780. At September 30 ay 4,380. Yan. Sa buwan ng October, so ayan, magandang balita po, good news po dito sa buwan ng October, from Abu Dhabi to Manila sa Gulf Air. October 1 ay nagkalagang 1,860. October 2,
2010, October 3, 1810, at October 4, 2010. So yan po. So hanggang dito na po mga kabayan, sana po yung nakatulong itong video na to sa mga OFW na nasa Abu Dhabi sa gusto mag-book by Gulf Air ng buwan ng July, August, September at October. So ito po, magandang balita po sa buwan ng October dahil medyo po mababa yung presyo ng ticket, no? So sana po ay makapag-book kayo ng mababang presyo ng ticket mga kabayan. So by the next video po, abangan niyo po yung buong detalye dito sa buwan ng October. Update po natin November at December dito sa Gulf Air mula Abu Dhabi to Manila. So hanggang dito na po at maraming salamat sa inyo. Thank you. All right, goodbye.